is the moment I'm heading towards Marriott Courtyard in Sheikh Zayed, and I'm just gonna have a little bit breakfast in the Cosmic Kitchen, and I wanna check what they got there because they're having some promotion for breakfast before I will go to that events to that World Trade Center, as there is like events happening there for the Independence Day for Philippines. But mainly the reason why I'm going there because I wanna like shoot the people who are into like making handmade or arts, like, you know, in Philippines we usually got some like famous artists like arts and culture that at the moment it's already like start vanishing because of our modern way of life. So for that reason, that's why I'm going there, like to see if there are still like some art and culture happenings, and as well because I'm a part of a group of FMF hiking, and we got a boat there to support this events of this Philippine Independence Day. I think it will takes like 2 days, Saturday and Sunday. So today is Saturday, and tomorrow there is still one more day for that events. And I'm not sure if I'm gonna go the following day, but today we'll see. Actually, in this place, they have many varieties of food. So they got some pastries here and breads. They got some variety of juice here. They got some spring roll, roasted potato. Surprisingly, they have bacon and sausage. They have some Indian section here. They got some biryani and couscous, fried vegetable, so a sort of like Chinese. They got some scrambled egg, stir fried vegetable, porridge, and baked beans, and polmodamas. It's like Arabic food. Fruits, oranges, tomato, get some cheese here, many variety of cheese, some yogurts, some fruits, and dates. Dates. So not bad, yeah. They even got some variety of like jams and marmalades here, like some butters and jams. Different variety of bread, which is my favorite. It's my favorite bread. 10%.
Guys, I think I can highly recommend this place for you to try this place here for their breakfast. Amazing. You can toast here your bread. So that is the Cosmic Kitchen restaurant in the Courtyard Marriott Hotel in Shakeside Road, and it's a good deal. We got it for 60 dirhams for two person, and it's actually a promotion, summer promotion. So if you don't have that like promotion, you will have to pay 160 dirhams per person for that breakfast, because Marriott is one of the famous hotel also. So now I'm going to Trade Center for that Philippine Independence Day. So I just had my breakfast, let's have some coffee. So I just arrived here in World Trade Center where they held that Independence Day, a Filipino celebration which is founded since 1978, yeah? So since 1978, they normally celebrate Filipino Independence Day, and mostly some countries, they gather some events for all the Filipino community and everything, maybe the businesses of the Filipino doing in some other countries, like for example in Dubai, or maybe Dubai or the whole UAE. So Independence Day is called Araw ng Kalayaan. They call it Araw ng Kalayaan. It's a day of freedom, yeah? So it's because what's the day in, there is a national day in Philippines observed annually in June 12th, commemorating the celebration of Philippine Independence Day from Spain, yeah? So they took this idea from Spain since 1898. And since 1978, it has been the country's national day. So that's why we have that holiday in Philippines, which is called Independence Day. And that's what I'm going today. So I'm going inside to the place called World Trade Center, which they held that Independence Day. Pa-firing dyan. Ayos. Sponsor? Cebu. The bike, yeah? Bread.
Bro, paano ka nag-start nito? Pandemic siya eh. Pandemic? Pandemic siya actually. Nagpe-print na talaga ang matagal na. Yun, nakita naman yung kailangan ng ano. Kami sa unang labas namin, positibo noong pandemic. Sa double meaning siya, then positive lang sa buhay. Pero maganda yung naging concept mo kasi it represent ano ba, Philippines sa culture ba? Tsaka yung like art before ng Filipino. Mga art ba? Ayun, dito sa UAE kasi magaling. Love nila yung culture nila eh. Yeah. Kaya, upat, ano eh, may mailalatag din tayo sa lamesa, di ba? We have something to offer. Okay. Spread. Pilipinas. Yes. Sampaguita. Sampaguita. National flower, Sampaguita. Ginawa ko siyang stamp na sa Pilipinas lang matatagpuan. So, siguro that time na Sampaguita yung pinaka-popular sa atin kasi sinasabi sa jeep, sa mga bisita, mga gano'n. 1934, yan yung pinangalan na yung Pilipinas sa ano, sa atin. Tira ka sa abroad, maano ka talaga eh. Sayaw mo sa gusto mo, colonize ka eh. Ay, pero, tinangap, andito lang kami para i-remind yung gano'n tayo kayaman sa kultura, gano'n tayo ka... O paano yung mga arts ng mga Pilipinas? Oh man, talagang mayaman tayo. Ito nga pala yung mga ano niya, mga product niya. So it's like a mix of ano, like... Ang ganda nga ng naging concept mo eh, kasi para siyang, alam mo yung Arabic na letters na pinagtanong. Actually, ito ang kasi, paano ako ng Arabic kaligrafi? Oh, ito nga, para siyang Arabic. So, Arabic calligraphy, pwede rin tayong lumaban dyan eh, di ba? Iba-ibayin tayo, may badlit tayo, ang Bisaya. Ang dami. So, So Gino nga pala from Bicol. Yes, sir. Tiring. Yeah, Gino, I have clothing brand, Anyo Clothing, Panitik Surat. Yan, follow nyo yan. Yeah. Tiring. Tiring. May narinig ko yan ah. Bakunawa, yan. Kung alam niyo yung kwentong yan, so mga lolo. Bakunawa. Bakunawa, yan. So yeah, kumakain siya ng buwan. Kaya tinawag na bakunawa. Hindi. Bakunawa na talaga. Dalawa yan eh, yung sa tubig, bakunawa. Yung sa taas, makunawa yung ibon. So, bakunawa siya. Siya yung dahilan bakit may hapon. Kaya nawawala yung moon. Siyempre, kwentong ano. Ito yung bago namin. Yan, Pintados. So, La Islas de los Pintados. Yan. So, yan yung bago pangalan ng Pilipinas. Yan, Pintados yung ano natin. Then, ito, Mandirigma. Yeah, Warrior. Collaboration with Anyo at Patikan, our artist from Cebu. Patikan. Patikan Protein. Tattoo. Ano siya? Tattoo artist. From so, Cebu, yeah? Ha? From Cebu. From Cebu. So, Patikan. Mga taga Cebu, kaya Southside Warriors. Yan. Ito, si Tattoo. Yan.
Which is maraming brand yan sa atin. Ah, oh, maraming brand. Dato Puti. Ay, nakita nga ako na ito brand Dato, pero cake yung tinitinili. Pagbabatok yan. Ito, pagbabatok. Mambabatok. Ah, yun, siyempre, tattoo. Mga tattoo. Pagbabatok. Wangwood. Ah, okay. About Wangwood, ano? Ah, pero hindi ko sinama si Wangwood kasi hindi kami authorized. Hindi authorized, tama. Siyempre, kailangan mo paalam sa kanya bago ka gumawa ng art. Pero ito yung mga kultura ni ginagawa ni Dato. Ah, yan. So ito, compass. Yan, compass yan. Tapos ito yung sun and moons, balance. Yan, tapos ito, unity and people. People. Parang ito yung journey. Balance in life, journey. Kailangan mo ng community. Ito yung mga tao. Kasi every alpag artist ka talaga, alam mo dapat kung anong ibig sabihin sa mga bawat word mo na yan eh. Yan. Saka, dati kasi ang tattoo, alam mo naman yun na ilang siya, nakukuha siya by ano eh, by respect. Diba, nakapatay ka na colonizer, gano'n dati. So, lalagyan kanila ng tattoo. Bukod ngayon, naliging siyang design. So, okay naman, to promote the culture. Kaling kay D. Biro. About farming to. Ah, about farming. Ano to bro? Ano yung ibig sabihin nitong that day that's so... So intuition. Parang nagtatanim ka, may expect kang aanihin. I-represent mo pa tong sun, no? Ah, man, sun. Kasi malaking bagay yan sa pamumuhay ng ano eh. Oo, di ba? Pamumuhay ng tao eh. Para siya yung parang... Son of God. Ah, sun. Ito. Lupang hinirang, hoodie. Ito yung binili ko na ano. Yan. Ito kasi sa kanya pala. Fan ako ng ano, Arabic calligraphy. Yeah. So, ginawa ko siya sa Arabic calligraphy. Smile concept. Thank you, SRCC. Galing, galing. Yeah, ito yung 3D effect. So, ito yung lyrics nung Lupang Hinirang. Kaya maganda, aralin natin. That's man, it. Salamat, firing. That's it, yes. That's it. Cool. Good to see you, bro. Yes, nice to meet you, brother. Hanggang nilagay mo siya sa damit.
Oh, ang nangyari kasi, nakita ko na siya, medyo common na siya eh. So, gumawa ko ng sarili ko. So, ganda na siya. Hanggang nag-evolve siya, nag-evolve. Ito yun, yung 316. So, parang yung sasal ko na yan. Pag, na-develop ko na yan. Parang, pinag-halo ko yung, ano, yung parang waves. Noon yun. So, ito yung logo ko nung ano, yung logo ko dati. Ano ko yung logo. Hindi pinag-evolve, yung ganito. Kaya naging, yung ganito siya. Kasi, ang nickname ko kasi Ian. Ian. Tapos ang nickname ng misis ko, Agatha, is Agi. Okay. Kaya ginawa ko siyang may para ng bigram. Ganda, ganda. Yan, tapos... Para siyang ano eh, kinumbay na modern English at saka Arabic ba? Kaya, nangyari, nagawa ko ng ano, ibang calligraphy. Yan, gano'n yan, mga ganyan-ganyan sumal na calligraphy. Ang isa, ako ko yung cornerstone na design, which is eto. Cornerstone yan? Yan, cornerstone. Ayan, cornerstone yan, mami. Yan, ito. Nag-ano siya? Ito siya. So, naging ano na siya? Cornerstone. So ito yung brand ko ngayon. Ayan lagi Kaligra, tapos pinagsamang calligraphy na t-shirt. Kaya Kaligratis. Yan. Ganda, ganda bro. So cornerstone, tapos yung isang design, nag-evolve din siya sa eto. Pirate na yung sa American na magaling na artist. Balik pa sa kanya yan. Kaso nga na pinagdambal-dambal ko rin siya. Naging ano siya, naging Be The Light. Okay. Yan, Be The Light. Ito, ito. Ganda, make up ka din, no? Yan, Be The Light, o. Stick, tapos, siyempre may logo ako. Yan. So, yan, balikan din yung unang labas ng araw. Kaya, punta ka dito. How much yung mga bintahan mo ng t-shirt, bro? Bali, ang t-shirt namin kasi, since ano siya, specialized, 75, isang piraso. All sizes, 75 siya. Tapos yung tote bags. Tote bags. Ito, tote bags na Be The Light. Tapos yung puti. Ito. 30 dirhams siya. Tapos yung mug. 10 lang yung mug. 10 dirhams. Ah, 10 dirhams lang. Tapos yung mga art ko. Ito, yun. Yung art ko nandun para bukas. Oh, bali, nagtuturo ka ng mga paintings, bro? Bali, music saka arts. Ah, music at saka arts, okay. Gawa na. Ito gawa mo sa lahat? Mula dito, gawa ko to. Yung panahon ng pandemic. Yan. Galing mo sa art, ito, ito. Yan. Ah, okay. Alam ko to. Panak ko yan. Ito rin yung isa. Ito pa, isa pa. Yung, ano to naman to? Ang tagay na ito, orange blue, kasi nga dalawang pintura lang ginamit ko. Orange saka blue lang. Saka isa pa yung puti saka yung black. Ayos, ganda. Tapos ito, calligraphy siya. Titignan mo, parang Arabic, di ba? Kaya dami na yung, oh, parang Arabic yun. Pag nilapitan, English siya. Kaso nga lang, ito maghirap ko sa'yo kasi nga, sinajambal-jambal ko siya. So, ibig sabihin ito. Ganda ha, kasi may ano ka pa, may boss ka sa background. Shine the brightest. Family, marami. Kaso nga lang, may isa dyan na kahit alam mo na mag-isa lang siya, di mo mababasa. Kasi yun, lumabasa nito. Lumabasa niyan. Yan ang isang besting. Isa lang ang mag-isang besting in life. Isa lang. Ito yun, ano yun? Anong basa niyan? Pati ka, di mo mabasa. Medyo, medyo mahirap. You can get for granted kasi, di ba? Kahit nasa harapan mo, yun, di mo mabasa. Go back to the basics. Patayin lang siya. T H I okay. Time. Time. Yeah. Diba? Yun ang nag-iisang best thing in life talaga. Time. Yeah. Okay? Pangalan natin. Galing na nga naman. Galing na nga naman.
Ayos, ayos. Ayos bro, ayos. Galing, galing. Oh, lahat yan. Yeah? Through laser engraving. Laser. Ah, okay. Online. Actually, yung license namin is through online talaga. Online talaga. Okay, okay. Pero sumasali kami dito sa mga ano, yung sa mga events. Ganda kasi usually yung ginagawa ko ng video dito yung mga more on handmade. Like mga yung mga nagpe-paint. So how much normally yung mga presyohan mo bro? Like for example, yung mga keychain. Ito mga keychains ito tag 10 dirhams. Pero mga ito 15 dirhams to. Okay. Tapos mga coasters 20. Ano ta ko coaster di ba? Isang coaster 20. Tapos yung ano, yung mga bookmarks tag 10. Bookmarks. So usually napapansin ko sa mga ano mo is about like religion, right? Kasi Christian kami. Christian, yeah. So ito yung way namin na ano, to spread out the word of God. Yes. Ito na lang yung ginagamit namin. It's good at least people are buying at the same time and then people are like reading the words of God. Yes. Yes. Actually, this is the purpose. That's the purpose. That's the purpose of that's your vision. That's your vision. Yes. Instead of like preaching the people one by one. Yeah, because like through this one, at least they can remember God. Naisip mo na idea bro kasi mahirap kasi mag reach out sa mga tao actually, yeah. Exactly, yeah. So at least through this one like kung titingnan lang nila so maano na nila yun. Ilang years mo na ginagawa to bro? Actually we started last year. That's June last year, last yeah. year. Yeah. Kaya kawa 1 year lang namin. How you start this idea, bro? About making this concept? No, after I resign, so mangita kaglain nga kuan ka ng income. So we come up kasi kay ako missis, she likes things like this. So before she ordered, and then now, so kami na nagkuan sa iyang ganahan mo siyang mga inani. So that's how you get the idea. Yes. Yeah. Yeah. This is not your like related of your no. work before. Like I'm working with financial services, okay. But like with this, yeah, with the help of YouTube. YouTube. Yeah. Yeah. Right. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Good. Good. Yeah. Good idea, bro. Yeah. My name is Pam. Mami Pam. Mami Pam. You can call me Doc. Is this like a community or yes, what? Yes. It's like a awesome family artisan handmade treasure. So they got some variety of arts here. Basically, you teach people. Actually po, we are a community of parents na may mga anak na may autism. Okay. So, yung mga bata po namin, mga anak namin yung gumawa po nitong mga arts okay. na to. And also, apart from yung children with autism, we also have autism advocate children, kagaya ni Chelsea, na tumuturong para yun, mapalago yung community. So, do you have a specific like workshop? We do workshops for children, Bayong Bag Painting, okay. And yeah, awesome artisan, and yeah. Then polymer clay making, so, and also maybe Chelsea can teach. And I'm just like curious how they made this one. Actually, this is a paper lang. Yeah. Paper. Tapos, yeah. Paper. As per ng kwento ng magulang, pag nararamdaman niya magme-meltdown na yung anak niya, gagawin niya, i-prepare niya na yung materials. Tapos,
i-crafted na at bubuin na. Yun. Okay. So, yung instead na mag-tantrums, eto na po yung gagawin ng bata. And this is made of? Paper po. Paper. Na pinatigas po siya. Ayan po. Okay. Ayan. Interesting. Very nice. So, ito yung mga sample ng mga artworks nila. And it's made by rocks. Yes po. Yeah. And this is made? Polymer clay. Polymer clay. Ang painting talaga na mga bata. That's why it's interesting. And some paintings, right? Gawa din to ng mga bata. Ah, okay, gawa mo. Good artist, huh? Yes, very nice. Ito lahat? Yes, including this one. Meron din po tayo dito. Ito po yung mga bayong bags na ginawa din po ng mga bata. Artistic and creative. Yes, yes. Thank you. So, ito yung... Yan yung aming. Yes. Dito pala mga firing, oh. Welcome back. Basta. Salubong ka! Magandang gabi sa inyong lahat. I'm Alvin. I'm the former president of Filipino Mountaineers Federation. Ngayon, nandito kami ngayon to celebrate the 126th Independence Day anniversary, of course. And our assignment for this event, we are the first aider. And we conducted just recently the medical mission. So okay na, natapos na po yung medical mission namin. Okay? And yung mga gustong mag-climb, iimbitahin ko kayo, makasama namin kayo sa one of our activities ngayong mga winter. So kasi sa summer, off po tayo. Nagtatawag natin ito ay off-season climb. So ang activities normally namin na ginagawa namin sa winter time. For sino gustong sumama sa hiking, they're welcome naman sumama, di ba? Ah, pwede, and pwede. There's like a process and some session if you really want to be an official member. Madali lang po ang pagsali ng FMF. All you have to do, mag-join lang ng dalawang minor activity namin at saka major, isang major activity, magiging official member ka na ng FMF. Yeah. Yun lang ang requirement niya para magiging membro ng Filipino Mountaineers Federation dito sa UEE. Yun. Thank you so much! Alright, this is FMF.